Bilang pagdiriwang ng Seafarers Day noong June 25 ay binigyang pugay ni former House Speaker Alan Peter Cayetano ang mga marino sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10,000 pesos ayuda sa mga seaman na hindi pa rin nakakasakay muli sa barko dulot ng pandemya. Marami po sa naghihirap ngayong pandemic, definitely hindi tamad. Definitely po hindi walang trabaho o kaya yung sasabihin mong yung walang ginagawa para maiangat ang kanyang pamilya. Tinamaan lang talaga ng COVID. Mahigit 300 marino upang suklian ang kanilang sakripisyo para sa kanilang mga pamilya at bigyan sila ng bagong pag-asa sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya. Dagdag dito, 100 na kababayan natin na napili sa ating 10,000 Pag-asa Seafarers Edition livestream noong nakaraang Biyernes, June 25. Umaasa si dating Speaker Alan Peter Cayetano na ang halagang ito ay makakatulong sa pang-araw-araw nilang gastusin o pandagdag puhunan sa kanilang maliit na negosyo. Isang pagpupugay sa ating mga masisipag na marino. Saludo kami sa inyong katatagan, nasaan man kayo ngayon. Narito kami upang makapagbigay ng pag-asa. Ito ang makabagong bayanihan. Ito ang 10,000 pag-asa! Naniniwala po ako na hindi lahat ng nasa mataas na posisyon gumagawa ng mali. Tulad po ni Sir Alan, nakakatulong po siya sa mga mahihirap na tao. Nagyan niya kami ng tulong. Dahil po nawalan po kami ng trabaho. Dati ko po nawalan po ng trabaho kaya sobrang pasasalamat po namin sa kanya. Dahil po isa po ako sa nabigyan at natulungan ni Sir Alan po. Nakatira po ako sa barangay Bakabak, Bugalyan, Pangasinan. Ang pinagkakaabalahan ko po ngayon ay nagtitinda po kami ng bigas at mga ulin po. Nakuha ko na po yung 10K ayuda po. Sobrang saya po. Pinambili po namin ng kailangan namin sa bahay. Tapos nagsimula po kami sa maliit na negosyo. Tulad po ng bigas at ulin po. At pinambili din po ng mga vitamins po ng nanay at tatay ko po. At po ang gamot po nila. Sa natutubo namin sa bigas at uling po, ay doon po kami kumukuha ng panggastos po namin tulad po ng pambili ng ulam sa araw-araw po na gastusin. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa, lagi lang po tayo manalig sa Diyos, maraming tutulong po sa atin. Lagi lang po tayong magdasal, laban lang. Maraming salamat po kay Congressman Alan Cayetano dahil po sa 10K ayuda na natanggap ko po, nakapundar po kami ng maliit na negosyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa grupong Balik sa Tamang Serbisyo. Maraming salamat po. Sa mga congressman, sana po maprubahan na po ang 10K ayuda bill. Sa po ako sa nakatanggap ng 10K, sa rin po akong patunay na ang 10K ay malaking tulong po sa amin. Dito na rin sa Baguio, tagal na 1980 pa. As an artist, yung epekto ng pandemic na to, parang sinasakal ka na ayaw pang ituloy yung pagsakal para matuloyan ka na eh. Yung paintings, pero alam mo, no, parang sumusuntok ka sa buwan na. Wow, di ba? Meron, pero may mga kamag-anak na nag-ano ko, may message. Kapadala konti-konti, yun lang. Kung ano lang yung sabi na matatanda, yung kumot pag maikli, mamaloktot ka. Kaya ganun.
10,000, wow, di ba? Gagamitin ko siguro rin sa paintings din, since yan naman ang kinabubuhay ko. Makakabili na ako ng pintura. Tapos yung mga lumang brush, papapalitan ko na. Canvas, just t-shirt, parang okay ngayon dito sa Baguio. Hand-paint t-shirt, makakabili ka ng t-shirt. Maiipon mo, tapos pag may mga umaakyat, bisita, yun. Para sa mga congressman po, sana aprobahan nyo na yung, ano, yung 10K ayuda para kahit paano maibsan yung, ano, yung ganitong nangyayari. Malaking bagay po yun. Congressman Alan Cayetano, thank you po sa tulong nyo sa aming mga artist, indigent, nahirapan sa panahon ng pandemic. Talagang malaking tulong po nito. Blessing, pagpapala na pinagkaloob sa pamamagitan nyo. Pasalamat po ako sa grupo, sa balik sa tamang servisyo. Salamat po. God bless you po. Sana po eh, ito po ay lumago at patuloy na ano, makatulong po sa mamamayang Pilipino. Salamat po. Ako po si Edwin Atumpag, barangay chairman ng Tinungdan, Itogon Binggit. Alam ko po yung bill po na ginagawa nyo na 10,000 per family. At sana ma-approvean yun. Hindi pa na-approvean. Nakatanggap na po yung mga ilan na sa amin dito sa Tinungdan. So maraming salamat po. At sana mabigyan po kayo pa ng pagkakataon na kung ano man pa ang gusto nyo sa buhay na darating, sana matupad nyo yun. Maraming salamat, Speaker Alan Cayetano. Sa atin pong mahal na dating Speaker Alan Peter Cayetano, ako po si Congressman Monmon Gico III, ng 5th District of Pangasinan. Sa ngalan po ng aking distrito, ay lubusan po kami at taus-pusong nagpapasalamat sa tulong niyo po sa 34 na constituents ko po mula po sa siyudad ng Urdaneta na nakatanggap po ng ayuda sa pamamagitan po ng inyong programang 10,000 Pag-asa. Muli po, sir, maraming salamat po sa inyo. Sa atin pong mahal na in behalf of the local government of San Carlos City, Pangasinan, in behalf of our dear Honorable Mayor, Honorable Javier Aguirre Restrello, I'm the Secretary to the Mayor, Sir Jules Restrello, at nagpapahatid po kami ng aming taus-pusong pasasalamat. Unang-una po sa ating pong former Senator and Congressman Alan Peter Cayetano. Napakarami pong mga higawas sa buhay at umaasa po sa lokal na pamahalaan at sa gobyerno upang sila po ay mabigyan ng assistance sa panahon pong ito. In order for us to serve our people more and to serve our people even better. So with that po, maraming salamat. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. San Carlos, maunlad, maayos. Ang pinagkakaabalan ko po ngayon, yung pagkakan po ng sideline ng bangka. Dito po, kumikita na naman po ako, sakto lang po sa pang-araw-araw na pangkain. Kung maraming customer, ako yung nagkakan sa kanila, nagpapasakay, nagsasagwan, naglilinis dito. Dinarasal ko na maging okay na po ang sitwasyon dito sa buong mundo, at saka sana
Bigyan kami araw-araw ng maayos ng kalusugan at saka wala pong mangyari masama sa amin. Yung ibibigay po ni Speaker Alan Cayetano na 10K, igagamitin ko po sa pang-down ng motor, sir, para pang-deliver po. Tsaka pang-business na rin po yung iba para lumaki po. Thank you po, Speaker Alan Cayetano, sa tulong na binigay niyo sa 10K po. Malaking tulong po to para sa akin. Agyaman na klaunay. Kontribusyon.